Parang ako nasa Vegas. Sorry na talaga. So, guys, sorry, I would like to apologize first because I came from Tagaytay at napaka-ironic ng buhay sa Tagaytay. 30 minutes from Tagaytay to EDSA. EDSA, 1.5 hours. Sobra. Nagkakas nga ako eh. Pagsahe ko sa angkas. Na, pag nagkakas kayo, sa simula parang formal muna kayo eh. Boss, Marco Polo, pabilisan natin ako pare. Tapos habang tumatagal, di ba na yung hawak mo? Tapos sinaamoy-amoy mo na siya. Tapos personal na yung tanungan nyo. So, ilan na anak mo? Tapos, malo ba yung asawa mo gano'n? Uy, pagbaba ako, parang naiiyak na ako. Kaya tayo magigita. Delikado magangkas, pare. Delikado magangkas. Nakita ko yung tatay ko kumakaway sa akin eh. Eh, siyam na taon na siyang patay eh. Hi, Maris. I'm one of the writers of Showtime, DJ of Magic 89.9 Taco Tuesday. Tapos, ito, nag-stand up. Maraming po salamat. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nagkaroon ba ng contest? Meron. Sayawan, ganon. Ayan. Sa dami ko lang hinostan ngayon, ilang taon na ako nag-host, lagi naman ganyan ang nangyayari. Kakain ka sa buffet, ang madadali mo sa buffet, iisa lang ang source ng pagkain eh. Oo, oh, yung maabot mo lagi, deep broccoli, fish fillet, tapos mixed vegetables, tapos kanin, tapos may buko pandan, tapos dulo yung yung lechon, tapos may budget. Tapos sa mga contest, malalaman mo kung sino yung talagang nakasalalay sa yung career niya dun sa presentation. Siya yung nag-choreo, nasa unan siya, tanggang bigay siya. Kasi may-epal siya, may-epal yung gano'n eh. Yung mga classmate mo nung high school na hindi na nga nakalimutan na nga ng teacher na may assignment. Diba, ma'am, may assignment tayo, mga gano'n yan eh. Tapos may isang tao sa dulo, yung napilitan lang. Yung naikisama lang kasi, putya ina, ano ba nung... Kaya nga ako nag-aral mabuti, tapos magsasayaw tayo. Pero pinunta nyo lang talaga Rapol, no? May Rapol kayo? Meron. May mga nagpaalam ba dito na, Nay, pagbalik ko at nanalo ko ng Rapol, may iaahon ko na kayo sa kayo Rapol. Pangako yan. Pero nasabi mo nga, baka gusto ko lang niwanagin yung Fort Everest, ikukwento ko na from me para masettle na yan once and for all. Gayto talaga nangyari. May asawa ko, I've been married for 23 years, pero nung nakita ko kayo, hindi talaga ako masaya. Hindi ako masayang married kasi, tinyo naman, di ba? Ito, mga dito nagtatrabaho. Ganyan yung uniform nyo. Ito, hindi ako ka-absent pag ganyan, ha? Tapos hihintayin ko mag-ulanan para babasahin mga yan. 23 years na ako kasal. Tapos, alam mo mga babae, yung asawa ko, 1 month na kami dinag-aaway. Ang babae, pag 1 month kayong dinag-aaway, naiinip din eh. Hinausap ako eh. Tangina, 1 month na tayo dinag-aaway, ha? Gago ka, baka may ginagawa ang kalokohan, ha? Ang babae, bigyan mo ng bulaklak, paghihinalaan ka rin eh. Flowers for you, dear. Bakit ka may flowers? Huling-huli ko na kayo. Na, katabi ko yung asawa ko, Biyernes, ang saya-saya namin. Isang buwan na kami dinag-aaway eh. Dumating yung letter ng Port Philippines. Pinasa ko sa harapan niya, wala namang tinatago eh. Sabi ng Port Philippines, dear Mr. Calleja, we would like to recall your Port Everest because of airbag malfunction. Natuwa naman ako, natouch ako dahil concern yung Port Philippines sa Port Everest ko. Ang problema, wala akong Port Everest eh. Pagtingin ko sa asawa ko, alam mo yung asawa ko, pagalit na, wala nang itim na mata. So may Port Everest ka. Saan mo pinark? May babae ka bang iba? Saan ang bahay niyo? Ang babae yan, layo na ng kwento, no? Sabi ko, hindi totoo yan. Mag-post ako sa Facebook para malaman ng Port Philippines na nagkamali sila. So nag-post ako, dear Port Philippines, next time pagsira ang unit niyo, huwag niyo nang sirain ang pamilya ko. Tapos sabi ko sa asawa ko, hindi totoo yan, papasok na ako sa Showtime, diyan ka na. Iniwan ko yung asawa ko. Yung asawa ko nagkaroon ng idea. Tumawag sa kumare niya para humingi ng payo. Never in the history of mankind na ang dalawang babae nag-usap, may nasolve na problema. Hindi ko ma-imagine yung asawa ko tumawag sa kumare niya na, Mare, si Alex daw may Port Everest, hindi sinasabi sa akin. Ano sa tingin mo? Yung kumare sasagot na, Mare, magtiwala ka sa asawa mo. Mababait ang mga lalaki. Dapat natin silang pagtiwalaan. Never. Dahil ang kasalanan ng isang lalaki, kasalanan ng lahat. Di ba? Di ba kasalanan ni Gerard? Di ba? Si Gerard may kasalanan kay Bea? Di ba? Damay-damay kami. Ang saya-saya ko, umuwi ako. Hi! Hi! Sabi na sa ako, nabaitaan mo ba yung ginawa ni Gerard kay Bea? Hindi. Pareho kayo. Oo! Kasi gito eh, ang babae kayo, may kulto kayo eh. Ang totoo nangyari, tumawag yung asawa ko sa kumare niya, nag-ring pa lang yung telepono, hindi alam ng kumare kung ba tumatawag, alam mo paano sumagot yung kumare?
Hello, ano, niloloko ka ni Alex, no? Gago talaga yung asawa mo eh. Kinakasal pa lang kayo, may naramdaman ako sa hayop na yan eh. Huwag kang magtitiwala sa pare, lalaki din yun. Hintayin mo kami, 300 kami pupunta dyan. Sobra, kami mga lalaki, para ng pangalan mo? Robert. Robert, alam mo, magbarkada kami ni Robert, may problema ako sa asawa ko. Tinawag paano dumiskarte yung mga lalaki, tatago kay Robert. Bert, may problema ako sa asawa ko. Ano siya sabi ni Robert? Pare, inom lang tayo. Lilipas din yan. Tama. Ang mahalaga, buong pamilya. Kanya kami lalaki, ang mahalaga, buong pamilya. Kaya pag nag-beerhouse kami, hindi kami namababae. Nag-uusap kami mga lalaki sa beerhouse kung paano mapagpatibay ang family. Tama! Tama! Tama yun! Tama! Ando doon kami sa beerhouse, nagpapalita kami ng mga Bible quotes, mga ganon. Yeah. Tapos, pag may problema kami sa babae, sino ba solusyon? Siyempre, babae din ang kukonsult namin, di ba? Yeah. Halimbawa, sinabi ng asawa ko, alam mo yung halik mo minsan, di na masarap ha. So, pag nag-table kami, magpapaturo kami humalik ngayon. Tama! Yung learnings, iti-take home namin sa bahay. Everybody happy. Yes! Saka, gusto nyo kami umuwi ng maaga. Umuwi ka, alam mo, usapan natin alauna. Umuwi kami ng 1:15, galit pa rin kayo. Pwede ang gagawin namin, itutodo na namin ang alas 5, pare-pareho rin eh. Hindi na ako uuwi ng 1:15 kung pareho lang naman ang galit. So todo ko na ng alas 5, pare, di ba? Maglasing ka, manhid ka pa. May anak ako eh. May anak ako, 22 years old. May anak din ako isang 11 years old, parehong lalaki. Yung 22 years old, graduate ng college, millennial, Lasal, 80,000 ang tuition, tricep, 240. Alam mo sabi sa akin ang anak kong millennial, pagka-graduate? Daddy, I need to rest. Puta, napagod ka? Saan ka napagod? Saan ka magbabakasyon? Sa Japan. Wow! Ba't gusto mo sa Japan? Alam mo, mga Pinoy gusto sa Japan eh. Bakit? Di ba, dumidiretso ang Pinoy sa hotel? Dumidiretso sa toilet? Bakit? Kinukuha shampoo, conditioner. Nakakita ako doon, napunta ako sa Japan. Si Shado. Laki ni si Shado. Ano yung si Shado? Yung mahal na facial wash. Ang laki. Hindi ko mauwi. Mahuhuli ako eh. Lumabas muna ako, bumili muna ako ng Ziploc, hating kami na. Tita, Lola. High-tech ng toilet sa Japan, binib talaga ako. Pag binuksan mo yung toilet, automatic umaangat yung upuan. Dito, pag binuksan mo yung toilet, umangat yung upuan, multo yun. Saka ayaw ng Pinay na pinangungunahan tayo, pwede pagbukas ng pinang, tayo ka? Dapat eh, bakit? Pwede naman mag-retouch lang ah. High-tech, pag umupo ka sa toilet sa Japan, automatic umiinit yung upuan. Dito umupo ka, iinit yung ulo mo eh. Ang daming pindutan, parang spaceship. Pindutin mo, may pabango. Pindutin mo, may mamamasahe. Ang pinakagusto ko yung bidet. Pag pinindut mo yung bidet, paglabas ng tubig, putya, alam na kung sa tatama. Exacto sa butas. Kahit i-adjust mo, sumusunod yung tubig eh. Natutulog na ako, sumusunod pa rin yung tubig eh. Dito pag gumamit ka ng bidet, mag-ingat ka, testingin mo muna. Ang lakas ng pressure, buwabasak ng pader. Pwede pa disperse sa mga nanarali. Pag na-hold up kayo, takbo kayo sa toilet, kunin yung bidet. Ano? May ginamit ako ng bidet, oh. Nabigla ako eh. Kasi nagmamadali ako, tinira ko agad yung bed ko. Pag gano'n, lumabas dito sa bidet. Nakolonoscopy ako eh. Yung 22 years old ko anak, damay, pare, pag nagkana kayo, damay kayo sa takatrandaduhan yan. Umuwi ako, sese ako. Sabi ng asawa ko, mga dito, yung anak mo, may inumin babae. Oh, ano problema? Manang-mana sa'yo. So, parang Gerard lang ah. Oh, ano problema? Yung babae, pinasok ko sa kwarto, sa guest room. Sinara ko yung pinto. Yung anak mo, hinadid ko sa kwarto niya. Sinara ko yung pinto. Natulog ako. Pagkising ko ng 15 minutes, pagpunta ko sa kwarto ng guest room, wala na yung babae. Binubuksan ko yung kwarto ng anak mo, nakalock, 15 minutes kong kinatok. Pagbukas niya, naglalaro ng PS4. Oo, oh, naglalaro na ng PS4, ano masama doon? Na nakapatay yung TV. Pausakin yung anak mo. Liam, balik ka. Susunod, buksan mo yung TV, ang bobo mo. Dalawa kasi ang klase ng babae, ang galit ng babae, dalawa eh. Unang galit ng babae, pare, relax na kayo. Level 1 na galit, relax na kayo. Hinihintay ka ng anak mo, daddy. Galit siya si mami. Pero natulog na siya. Bukas na rin kayo mag-usap. Level 1, natulog pa eh. Ito, iwasan nyo yung level 5. Yung nagda-drive ka, malayo ka pa sa bahay. Nakita mo yung anak mo, tumatakbo sa daan. Daddy! Huwag ka na muna umuwi! Mahal na mahal kita, napakabuti mo ama! Ako na mag-aayos sa bibig mo! Huwag ka muna umuwi, mamamatay ka. Ito mga babae na to, tawa ng tawa. Sino may asawa dito? Ikaw? Tawa ka ng tawa. Pag uwi mo, kawawa yung asawa nito. Pag uwi mo, pagsanan mo ito. Tarantado ka. Ang dami ko nalaman kay Alex. Gago ka. Ang gagaling.
Aga babae, ang galing magtipid ng galit niya sa public eh. Ako nga, inaaway ako ng sawa ko. Nagka-party kami ha. Nagsasayaw yung asawa ko. Hindi alam ng mga tao sa paligid na inaaway ako ng sawa ko. Ang gagaling niyo magtago. Nagsasayta kayo mga, tarantado ka, patay ka sa akin. Alam mo, tulawa ko sa ginagawa mo. Tarantado ka. Gumpi ka sa akin, gago ka. Pinakakayo. Yung asawa ko, nagpapalipas pa na isang linggo eh, bago ako tirahin eh. Hindi ako makakain gumawa ng Alex, may tatanong ako sa'yo. Gusto ko maging honest ka lang ha. Dahil sa pagsasama, pag-honest na kita nila, maganda pagsasama natin. Hindi ako magagalit. Promise. Yari ka sa asawa ko. Ang galing ng babae, budol-budol yan eh. Hindi ako magagalit. Pag nagsabi ka na totoo, life goes on. Hahawak ka sa krus yan. Swear to God. Kahit si Jesus na ganun eh. Come on, man. Patawarin kita, mag-pray ka lang. Patawarin kita! Patubos ko ng kasalanan ng sanlibutan. Huwag ganun! Pag sumamin ka, nababae ka na ba, Alex? Oo, minsan nababae ako. Yung krus na hawak niya, sasaktak niya sa kamo. May anak naman ako, 11 years old. 120,000 ang tuition. Kolehiyo di San Agustin. Nagbayad ako ng cash. Pumunta ako sa kolehiyo di San Agustin. Babae yung cashier. Inabot ko yung 120,000, tinutulak ko sa cashier. Yung babae, kinuha, walang emosyon. Ang sakit! First time ko nagbayad sa babae nang walang kapali. Ang sakit-sakit, BJ! VIP na sa ibang lugar yun! Kaya kinausap ko yan ako, magalang ka mabuti ha. Daddy, hindi naman ako matalino. Okay lang, basta pumapasa ka lang. Ito lang huwag mong gagawin. Ang tumahay sa klase. Dahil yung pinakamatalino, hindi ko na matandaan yung pangalan. Yung tumahay, hanggang ngayon, nanda ko pa rin. August 18, 1988, alas 3 ng hapon, San Sebastian College. Hindi ko na sasabihin yung pangalan, blinak nga ako sa Facebook eh. Kailangan pala. Ewan ko ba't di ako blinak, napaka-pigon. Yung classmate kong tumahe, nag-post siya, friends ko ba siya sa Facebook, nag-post siya, sabi niya. Sa wakas, gumagawit na yung anak kong babae, nag-comment ako sa ilalim, pero tumahe ka pa rin. Napigon! Para tanga! Para yun lang eh! Ang gulo kasi ng mga... alam mo, pagunta dito, na-traffic ako, alam mo mga work nyo, BPO, ano pa? BPO. Alam nyo ba, kaya memorable sa akin ng lugar na to, kasi itong UBP, dyan ako first nagtrabaho akong IT programmer sa Accenture. 7 years ako sa Accenture, pero nag-spend ako ng 3 years dyan sa... Kaya ako na-discover yung pagiging stand-up, nag-seminar yung mga Accenture ng stand-up comedy workshop. Tapos, professional na sumasali ako sa mga radio station. 3 radio station yan dati. Magic, RX, yung Monster, nandiyan dyan, Jam, saka Wave. Tapos, nandun doon yung NU107. Habang nagdadrive ako po, naka-template na yung ano ko, sagutan. Ang contest nila sa umaga sa sa gabi. Grabe ang panalo ko dyan. Nakapag-Hong Kong ako dyan. Nanood ako ng sine. Nagpanood ako ng isang class, ng isang opisina ko. Pinanood ko isang 30 sila, movie nights ko, talaga hanggang paibaba na ako ng pangalan, paibaba ng boses, hello! Apa! Ayun, kaya marasaan itong ano to. Tapos siyempre yung Metro Walk, di ba? Hindi pa yung nahuhuli yung ano dyan. Alam niyo ba yung ice pa? Mary Joseph, nabiktima ako niyan. Sama-sama ang dumi-dumi ko pagkatapos ko, hindi ko alam eh. Ang sakit, nakatawa ko, pagtingin ko, ba't ganyan? Sige. Tapos umiiyak ako, abang ba? Kaya lahat ko yung napupuntaan ko, parang nami-misinterpret ko kung ano ba to? Ito ba to? Pag pinipinto niya, nasabi niya, uy, ito ba to? Hindi, ako kasi dati, alam mo, ginagawa ko lang na libangan. Alam mo, maraming mga, alam ko, nag-traffic kayo sa EDSA, nire-reklamo niyo, di ba? Kaya nag-drive na pa kayo sa EDSA na walang traffic, matatakot ka rin eh. Oo, mag-drive ka. Nagulang traffic. May problema ba sa gobyerno? Ang dami mang ginagawa ng gobyerno para ma-improve ang traffic, pero iba hindi nag-work. Katulad yung ano, yung... Yes? Hintayin ka namin bumalik. Sino ba'y tumawag? Pag ito din siya napabit na ako at saka naman sabi may mga ginagawa ang gobyerno para maganda yung traffic natin. Pero hindi siya nag-work. Nakita mo yung, ano, yung digital, yung timer. Na hindi siya nag-work. Parang, di ba yung 30, 29, mas talo ko na-excite. Pag 10 seconds na lang, uy, kaya to. Ginagawa ko akong finish line yung ano, pedestrian. So alam mo pag traffic na traffic, no, nag-iiba na yung binibenta, no? Bumili ako dati pagkain, niluto pa sa harapan ko eh.
Pero pagka na-traffic ka talaga, tumingin ka lang sa paligid, hanapin nyo lang St. Peter Memorial. Yung billboard, sobra. Hindi ko alam pati napulubahan ng marketing. Totoo to ha, dalawang billboard. Unang billboard, 50% off. From July to December. Hurry! Paano mo sasabihin sa nanay mo yun? Nay, may promo St. Peter ha. Baka gusto mong i-avail. Hurry! Isa pang billboard, buy one, take one. Hurry! Nakakainis yung hurry. Nay, kausapin mo kaya si tatay. Magsabay na kayo. Nang nakakatawa sa Pilipinas, ano mo namin nakakatawa sa Pilipinas, promise. Yung ano, kumakain kayo ng Amber Spaghetti? Yes. Nakakalitong pagkain, yung Amber Spaghetti. Pag nakakita ko sa opisina ng Amber Spaghetti, hindi mo alam kung may nag-resign, may na-promote, may bagong sweldo. Diba? May namatayan. Gusto ko makausap kung sino yung tagahiwa ng hotdog. Ang libis ng pagkakahiwa, promise. Pag inangat mo, transparent. Saka isang hotdog na pagkasa niya sa isang bilao. Ginawa pa niyang bulaklak para lokohin tayo. Patay mo yung electric pag dilipay ito mga hotdog eh. Ang saya-saya ng Pilipinas, promise, huwag kayong mag-give up. Ako nga eh, lamay na lang, malungkot. Akala niyo malungkot. Hindi, nakakatawa pa rin eh. Pag uuwi ka, hindi ka makakuwi eh. Kailangan mo na magpagpag. Kasi masusundan ka ron ng spirito. Kailangan mo na dumaan sa Starbucks at 7-Eleven. Lahat ng spirito nasa Starbucks at 7-Eleven. Ganun katanga yung mga spirito natin na pag sinundan ka, dumaan ka sa Starbucks. Oh my God, dumaan pa sa Starbucks. Elevator, walang 13. Di ba ganun ba katanga yung mga spirito natin kung pag sumakay sa elevator? 9, 10, 11, 12, 14. Shit, walang 13 to ha. Ang swerte nito ha. Takot ako sa multo eh. Takot kayo sa multo? Dati napapakita lang multo ng alas 12. Napalag ko yung Emily Rose, may alas 3 pa raw. Di mo nakasurvive ko alas 12, may alas 3 pa. Akala ko, tayo lang pagod, pati pala multo pagod. Di nag-uusap sila sa umaga, ba't mukha kang pagod? Na-assign ako sa alas 3. Ang dami ng gising. Sa'yo mga multo, di ba mga multo na mabista ko dyan? Laging ready. Buksan mo yung pinto. Buksan mo yung banyo. Koche. Gusto ko maka-timing na multo. Yung hindi rin siya ready, nagkagulutan kayo. Ano ba? Hindi pa ako. Wala na! Walang multong bakla. No? Ano bang may multong bakla? White lady? Ako? Grabe naman to. Daan ka na, daan ka na. Walang multong chubby. Oh, sorry sa mga naapektuhan, ha? Kapag ano, sabi ng isang babae, putang ano mo? Nakakatawa ka kanina, pero chubby, this means why, you know? Walang multong chubby, paano ko magtatago sa gilid? Oh, kita ka. Manananggal, takot-takot ako sa manananggal dati. Alam niyo manananggal? May social ba dito? Manananggal yung separator? So, hindi nakakalam, nag-ahati yung katawan nun. Alam mo, sa Twilight, social yung manananggal, tayo lang may manananggal. Sa Twilight, hindi nila kinaya yun. Ang ganda ng technology ng, ano, di ba, ng manananggal. Assignment of internal organs, paano yun, di ba? Pag lumipad ka, immune mo. Tapos, ano yung mga assignment? Paano pag lumilipad ka, naiiyak ako, shit, naiiwan ko yung cute. Dati takot-takot sa manananggal kasi lumilipad yun, tapos kakainin ka, tapos magmamadali yun kasi mag-uumaga na, di ba, kailangan magbuo. Ngayon, naawa na ako sa kanya. Ano na, pagtag-ulan? Yung manananggal ka, iniwan mo yung katawan mo, tapos lumipad ka. Ngayon ka pa nag-video, ano? Siya, kung saan mo? Ngayon ka pa nag-video call? Pwede naman sa umaga ang video call, ah. Sabi nung na, babae ka usap niya, kaya ba yung nagsasalita dyan po, ha? Pag ito, hindi nag-work na joke, ikaw sisihin ko, ah. So, ulitin ko lang, ha? Recap lang natin, no? Kanagate, umuulan, nakaawa, lumipad. Paano kung bumaha? Babalik siya. Shit, nasaan yung katawan ko? Saan ka tatapang mag-iwan ng katawan? Cellphone nga, iwan mo na nakawin katawan pa. Paano pag may dumang adik, di ba? Katawan to, ah. Ready? Lookout ka. Kaya ba ito, Roy? Hindi, no? Corporate to, eh, no? Pwede! Imagine nyo lang, parang gumalo na naman, gumalo na naman. Pag gano'n, tapos sagun, ang tago ka, lalaki ako! Saka papatay, di ba pag pinapatay mo na yung manananggal, lalagyan mo na asin? Lalagyan mo na asin? Di ba gawin yun? Ba't ko papatay? Pag-abi ko, hintayin ko sa sagilin, hintayin ko sa magbubalik. Pag magbubuo na sa nasagilin ako, tanan-tan-tanan-tan-tan.
Tanan, tan, tanan, tan, tan, mainis lang siya. O kaya maglagay ka ng mga panikin, yung mga puro kalahate, para marito lang siya. Ang saya, no? Taka saan ka? May boyfriend ka na? May mga pangarap ka pa sa buhay na gusto mo ito pa? Isang ATM ko sa'yo. May kaya ko. Yaman ko ngayon. Pero ito okay, ito okay. Okay, okay. Nahiwagaan na ako sa bababag na ito. Di ba lang kung dito na trabaho, kinuha nyo lang ito mga ito parang. Pero ito ha, ang babae talaga, promise. Kaya, naku. Kukwento ko sa inyo para maintindihan nyo ako. Ang napangasawa ko kasi is anak ng general. Maganda siya, mayaman. It's a typical love story. Maganda, mayaman. Yung babae, yung lalaki, guwapo. Ay, bakit? Kwento ko ito ha. So, maalala mo kaya, gaganda di ba ng artista? Kung tayo mo sa dulo, pangit naman pala sa totoong buhay. Eh, nabuntis ko yung asawa ko dahil sa sex. Sabi ko, hindi ako natatakot sa tatay mong general. Aamin tayo sa kanya. Mahal kita, pararagutan ko yan. Punta kami sa bahay. General, nabuntis ko po yung anak niyo. Paano mo nabuntis yung anak ko? Gusto niyo malaman? Eh, magkabas. Huwag na! Ano papakain mo sa anak ko? Eh, kung ano pa naman ang rep niyo? At kung magkano bibigyan yung allowance, it's really up to you, Dad. Sana makititira, for the meantime, mga 10 years, dito muna kami sa inyo. Pagkatapos nung ihanap namin kayo ng magandang apartment. Pinakasal kami, pumayag. Kinausap ko yung tatay ko, umiyak ako ng payo eh. Tayo, anong papayo mo? Anak, alaga dito. Always remember, be the king of the house. Be the law of the house. Be the lion of the house. Lahat ng ayaw na asawa mo, gawin mo. Lahat pasigaw, and always have the last word. Opo tayo, sundin ko yan. 2 years later, I'm the king of the house, my wife is the ace. I'm the law of the house, my wife is the judge. I'm the lion of the house, my wife is the circus trainer. Lahat ng ayaw niya, ginagawa ko. Ayaw niya maglaba, putya ako naglalaba. Lahat pasigaw, magsahin ka. Oo! Last word yun. Kaya bumalik ako sa tatay ko na naglalaba din nun. Sabi ko tayo, pahinga ka muna dito tayo sa planchahan mo. Kami yung sahin, ba't anak, sinasaktan ka ba na? Sinasaktan ka na ba niya? Opo tayo eh. Pwede welcome to the club. Hindi pa rin pala napuputo ng sumpa. May payo ako sa'yo. May kinuha siyang baol. Ito na ang huli ko sa'yo yung payo. Pagbukas ng baol, may ilaw pa sa loob. Tapos, magandang baol, no? Ito, maglasing ka, magpuyat ka, at unahan mo na yung hype na babae na yan. Ginawa ko, naglasing ako, nagpuyat ako. Pagdating ko sa bahay, tinadya ko pa yung pinto. Ba't ngayon lang ako? Lasing na naman ako, wala talaga akong kwenta. Hindi siya nakapalag eh. Alam mo yung asawa ko, lagi nagpapasimulan ng gulo ha. Baka asawa ko lang to. Huwag kayong mga gayet ha. Nanood akong TV. Papasok asawa ko, may dalang-dalawang sapatos. Sasabihin sa akin, Alex, anong bagay sa akin? Itong red shoes o yung black shoes? Yung black shoes. So hindi bagay itong red. Tagal ko na sinusuot to, ba't ngayon mo lang sinabi? Paborito ba ito ng babae mo, ha? Following Sunday, nanood ako ng TV, pumasok. Ano kasi mo sa simba? 9 o 10? Sa 9 na lang. Patayin mo sa 10? May babae ka ba sa 10? The following Sunday, hindi ako nag-tag TV, hihintay ko na lang siya. Pumasok. Alex, mahal mo ba ako? Oo naman. May follow-up question ako. Halimbawa, di tayo nagkatuluyan, Alex. Nagkaroon ako ng asawang, nagkaroon ka ng asawang iba. Naglalakad kayo sa mall. Nasalubong mo ko. Magkakagusto ko pa sa akin. Asan yung dalawang sapatos? Oo naman, magkakagusto ko sa'yo. So kahit may asawa ka na, magkakagusto ko sa'yo, mahayop ka talaga. Sobrang babae. Kukwento ko sa'yo ito. Ito, totoo talaga nangyari ha. Baguio, pauwi kami, nagmamadali kami. Nagdadrive ako, kasama ko yung asawa ko. Kailangan ko makarating sa showtime agad. Nagmamadali ako. Yung asawa ko nakakita ng strawberry tao. Sabi niya, uy, strawberry tao, oh. Nagdrive pa rin ako, nagmamadali nga kami. Nakarating kami sa Station Road. May strawberry tao. Sabi ng asawa ko, strawberry tao, oh. Nag-drive pa rin ako. Nakarating kami sa ulo ng leon. Nasa Cannon Road na kami. Nagmamadali ako. Nakakita yung strawberry tao. Sabi niya, uy, strawberry tao. Oh. Nag-drive pa rin ako. Nasa laon nyo na kami. Hindi ko alam ba't may strawberry tao pa rin. Ha? Kawawa yung nagtitinda nun. Ha? Sabi niya, uy, strawberry tao. Oh. Nag-drive pa rin ako. Nakarating kami sa Taguig. Sa bahay namin. Pagbaba, nagdadagog. Teko, bakit? Nagpapabili ako ng strawberry tao. Kailan? Di ba tinuro ko 4 beses? Strawberry to, oh. Strawberry to, oh. Nagpapabili ako nun. Paano kung tigre yun? Tigre, oh. Bibili natin. May sa demonyo kasi yung tao, eh. May sa demonyo yung tao. Buo na yung plano mo sa buong araw. Maliligo ka. Di ba papasok ka sa banyo? Bilang, taho.
Sabi, tatuo ba ako? Tapos kukulitin ka. Taho, taho. Matamis eh. Taho, taho. Gigisimo yung mga kapatid mo. Gusto mo magtaho? Gusto mo magtaho? Taho, taho. Tatawag ko pa sa nanay mo. Nay, magtataho tayo. Taho, taho. Sige, magtataho tayo. Taho, ang layo na. Masabi mo nyo eh. Yung kasama ko, lumilipad kami sa, nakasakay kami sa aeroplano. Lumilipad yung aeroplano. Kasi aeroplano yan, di ba? Lumilipad yun. Tumayo ako. Pagtayo ko, sabi sa nasawa ko, saan ka punta? Ano mga options ko sa aeroplano? Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa wings, mag-iwasi ako. Saan ka punta? Kakausabi ni piloto, hindi ko gusto yung pagpapalipad niya. May mga piloto hindi gusto magpalipad. Yung nebiyosong piloto ka, akalin ko lang sa Cebu. Yung piloto, announce na announce. In 5 minutes, we're gonna experience turbulence. Aabangan mo. Tapos wala. Gusto ko mga piloto, yung nagugulat din siya. Ladies and gentlemen. Gago yun ah. Nagulat ako dun ah. Nagulat kayo doon, guys. Ang piloto, oh. Di ba? May surprise. Gumagamit pa kayo ng piece of air? Ano yung piece of air? Yun yung, alam niyo yung piece of air? Mayaman yung crowd na yun. Parang, ano ba yun? Parang mas social to. Tapos kayo yung mga jolots. Parang yung mga, kayo yung mga nasa, yung barangay-barangay party. Kayo yung mga kutsa sa salan. Parang di kayo magpapark. Parang iba yung level. Ano ba? Parang hindi kayo promote. Parang promote. Newly promoted. Tapos yung mga, alam mo, matagal nang hindi na. Alam, yung piece of air, sa mga hindi nakakaalam, hindi nyo alam yung piece of air? Wow. Sinubukan nyo, just to taste the life of poverty. Yung piece of air, murang ticket yun, na pagbili mo ngayon, after 2 years, saka kalilipad. Binili mo, kasama mo yung boyfriend mo, paglipad mo, wala na kayo. Ang announcement na piloto, nakakainis, dinidiscriminate yung piece of air. May announcement. Attention all regular air passenger. In case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all piece of air passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father. Alam mo kung gaano ka diskin. Alam mo nag-enjoy ako sa crowd na to, promise. DJ, salamat sa pagmita ha. Lagi ako nag- kasi lagi ako nag-go sa mga 1,000 na tao, 2,000. Gusto ko itong mga gayto, maliliit lang, yung tayo-tayo lang. Ayoko na umalis eh. Baka lagi ako umuwi pagkatapos ng ano, baka dito mag-stay ako. Dahil sa'yo. Yes! Gusto ko malaman kung saan ako muna ng foundation. Ang ganda eh. Yung foundation na pang isang taon, alam mo yun, hindi talaga matatanggal. Tignan mo yung tsura mo. Halika dito, magpapit na sa akin. Tayo! Halika dito! Tayo! Ay, BJ! By the way, kung wala ay ginagawa, this is, ano ah, walang jol... Saan ba yung boss mo? Ma'am, sir, nanamdaman ko kayo talaga yung boss eh. Alam ko si DJ, wala talaga mapakinamang gito. Kayo ba yung magbabayad? Ang buwapo nyo? Nanamdaman ko, nasa nangin ko talaga yung boss eh. Pagdating ko pa lang, boss to, boss to. Kayo yung boss? Nice meeting you, sir. Di pa kayo bayad? Hindi, maganda po magbayad si BJ. Alam mo, ang ganda ng company nyo, binayaran ka agad ako ha, cash. Maliit lang, pero cash. Kinuha ko ng St. Luke's, ako isinis ako. Binayaran ako ng 50% GC, 50% cash, 50% GC. 30 ang X-ray. 1 month expiration, araw-araw ko nagpa-X-ray. Iniiwasan ako ng mga barkada ko dahil, ano pare, pa-X-ray tayo, tara! Best ka rin! Alex, ay, hindi, Chinoso, Alex. Meron akong slot in the SLOOT. Ah, okay, okay. Sa Showtime, if you wanna watch, five person from tomorrow hanggang Friday. Kasi may taping din kami, pero doon lang isa live. So you have to get my number kay BJ. Ikaw, gusto manood? Yeah! Tayo na, tayo na! Yes! Ay, hindi naman pala. Ano ba alam ko, Ma'am Ginggo? Ano ba alam mo? Chika. Chika? Chika Mini! Talaga ha? Talaga ha? Minsan ka lang bumalat, ganun pa ha? Pag hindi tayo nag-work, sunod ka. Baka gano'n lagi, may backup, ha? Sige, okay, kumusta kayo dyan? Okay ba kayo? Nice lang. Sige, ito muna kausapin ko. Yung asawa ko naman, babalik ako, ha? Nagpunta mo ng Malaysia. Tayong mga Pinoy, basta mabaho. Conscious tayo, di ba? Ngayon itong Pinoy, pag may babaho, eh. Amin mo.
Sabi natin, sinishare mo ba? Kami mo pare, gusto natin ma-share. Ay, magawa na. Totoo to ha, wala nang Malaysian dito, no? Wala, o, tuloy itong joke na to ha. Nag-perform kasi ako sa Malaysia. Totoo to, ma'am. Kayo po, ma'am, parang may position din kayo dito. Wala? Parang namdam ko lang. Namdam ko, promise. Anong position niyo? Meron? Sister. Sister. Sabi niya eh, ganun din eh. Magalog. Hindi ko ipirma po kayo kahit ang dokumento. Wala? Meron, no? Meron, narandaman ko eh. Meron, no? Meron? May cheque, tapos ganun. Sabi na narandaman ko eh. Sa'yo, tingin niyo sa'yo parang, hindi ko babayaran. Kinausap ko ng Malaysian comedians. I perform sa Malaysia, Japan, China, Taiwan, sa ibang bansa. Sabi sa akin ng Malaysian comedian, Alex, for us Malaysians, you Pinoys, you smell like fish sauce. Amoy patis daw tayo para sa island. Na-opened ako! Kasi kasama ko yung asawa ko, nagpunta ako sa Malaysia, Kuala Lumpur. Totoo to ha, pagbukas ko sa 7-Eleven, totoo talaga to. May naamoy ako, hindi ko naman sabi kung sino yun ha, basta may naamoy ako. Alam mo yung namumuntok na amoy, pagbukas mo, putok! Sabi ng asawa ko, gago ko, mapapatay tayo dito. Huminga ka lang sa bibig. Pumapasok kami sa 7-Eleven, parang ang mga astronaut eh. Hindi nag-work, nalasahan ko eh. Saka pareho naman tayo. Alam mo, kayo ba nag-taxi pa, nag-grab na? Grab. Alam mo, okay sa akin yung grab eh. Nini-endorse ko rin ng grab eh. Ang gusto ko sa grab, alam mo yung pagkakamuha ng kotse? Tapos hinihintay mo siya dumating doon sa alam mo, tapos tinusundan mo yung kotse, no? Tapos siya nalagpasan ka, di ba? Tanga-tanga, ikot-ikot sa bahay niya, di ba? Tapos may ginagawa yung kotse sa grab na hindi mangyayari sa totoong buhay. Yung gumaganon. Yung pagsakay mo, no, gawin nyo ngayon, ganun-ganun yung kanina. Kasi ako sa waste, no? Nag-visit ako sa waste. Kasi kung may mga grab na nag-waste, natatrapik ka na, di ba? Magpuposis pa ng boy band. In 300 meters, turn left, turn right. Gusto mo sa basagin ng boy, basagang... Minsan naman Tagalog, di ba? Sa 100 metro, may hayop sa tabi. Pakita ko ng MMDA. May dalang aso. May dalang aso. Okay. Gusto ko yung ano, tapos ano, nagtataxi. Gusto ko magtaxi dati. Hindi na ngayon eh. Nagtry nga ako magtaxi para bigyan ko sila ng chance eh. Hindi pa rin sila nagbabago. Pag nagtaxi ka, ang hirap na mga tanong ng mga taxi driver. Para ka nag-exam sa UP. Para ka, Boss, Quezon City, sir, traffic ba doon? So far, hindi naman. Gawin nyo to pag nabiktima ka ng taxi. Mag-taxi kayo minsan, biktimen nyo. Gaitong ganyan nyo ha. Para makaganti kayo. Minsan pumara ako eh. Gaitong ginagawa ko. Boss, Quezon City, sinagot ako. Sir, papunta ako Alabang eh. Ganun ba? Sige, punta ngayon ako Alabang. Ako na lang mag-a-adjust. Matagal ngayon ako nakakapunta dyan eh. Siguro it's about time, no? Buti na lang, sinag-adjust ko sa akin. Para ka, boss! Quezon City, sir, gagarahin na ako eh. Punta natin, garahin mo! Bisa, pumara ako, boss, Quezon City. Sir, sira yung metro ko eh. What a coincidence, may extra akong metro dito. Ano, punta tayo sa garahin mo, gawin natin yan, oh. Bisa, sumasakay ako, di ako kasalita eh. Pag busy to taxi, magsakay ko. Boss, saan tayo? Ikaw naman lagi nasusunod, di ba? Kahit ako sa taxi driver, yung pagka-traffic kayo, akala mo yung kasalanan mo. Yung nangyayari sa buhay niya, kasalanan mo lahat, di ba? Ako sabi mo tuloy, no, pasensya na ha. Hindi ko naman sinasadyang madalang problema ko sa buhay mo. Tiniis mo ay amoy ng taxi mo eh. Ang amoy ng taxi sa Pilipinas, standard. Alam mo yung tutang hindi natuyo? Pag mag-MRT kayo, huwag kayo mag-MRT, malapit pa lang kayo sa MRT, di ba? Lasing yung mga MRT drivers, promise. Sumakay ako, ganito yung salita, oh. Parehong person na sasalita sa true value, yung nagbibenta ng bakit sa gilid, yung board na sa buhay. Alam niyo, hindi naman talaga ito ang buong. Hindi naman alam kung babayaan na ito, gusto ko lang makauwi ang board lang. Kapag ginawa ito, hindi naman na talaga malilinis ito. Wala kang ginagawa ito, kundi para lang ano ka lang, malalax ka lang. Hindi nga siya nakakahigop po, pero kung naloloko kayo, di bumili kayo. Ano no? Di ba? At ito pa rin yung alikabok, pero kala ko may ginagawa siya. Parang magtataho. Yung magtataho, ginagamit niya yung tubig, no? Ginagamit niya yung tubig. Nakaka-relax yun, eh. Gawin mo mag-isa mo, hindi mo magawa.
Pero marami sumasakit dahil maraming mga gentleman na Pinoy, eh, no? Ayaw namin nakakita ng nakatayong babae, nakatayong butis babae, nakatayong matanda babae. Anong ginagawa ng gentleman na Pinoy? Mungipikit kami. Natutulog-tulugan. Andiyan pa yung girl. Tapos na ako sa bababaan ko, eh. Alam mo ba't natutulog ang Pinoy sa pambasahin ng sasakyan? May powers ang Pinoy. Kahit may binangtulog natin, alam natin kung saan tayo bababa. Di ba? Para! Sakto sa baha. Ang saya-saya dito, promise. Pero alam mo, may power sa mga babae, hindi namin talaga kayo matatalo. BJ, saludo ako sa mga babae, palapakan natin ang mga babae, promise. Palapakan, ano pa alam mo? Chika, ano ba alam mo? Ha? Trisha. Si Chika, saka si, si Chika, saka si Trisha, pwedeng magsubo ng ice cream. Ang ganda tignan, sa mall. Kung nakakita ang dalang babae, di ba? Trisha! Taste mo itong strawberry ice cream ko. Sarap na. Ang ganda, di ba? Okay lang. Uy, ganda. Titigang. Anong name mo, pre? Robert, Robert. Anong pala mo, pre? Loy. Ha? Loy. Loy. Subukan niyo magsubuan ng ice cream. Robert, tubuhin mo itong ice cream. Sasapain ko talaga kayo. Ito si Chika sa asin, Trisha. Pwede magabo na ito sa Boracay na nakatupis. Ang ganda tignan eh. Andiyan ako, Chika. Ano po, Trisha? Kahit istomo mo. Ang ganda, di ba? Pag-istomo yung babae, dalawa. Subukan niya magabalas. Magabalas. Nakatrunks, di ba? Diba, Robert? Pwede ka kayo mag-shopping ng underwear na sabay. Ang ganda eh, di ba? Nagaginagawa niyo sa bench body. Chika, tingnan mo itong bra ko. Ang ganda ng boobs mo dyan. Girl! Napaka-perky talong ka. Ganda, di ba? O, paano kayong dalawa? Loy, okay ba itong brief ko, Loy? Buti ng bayan ko dyan, pare. Ano ka? Ang babae may menstruation. Bilib ako, palakpakan natin ang babae mga menstruation. Hindi namin kayang mga lalaki yan, pare. Nasisira buhay natin tayo nagka-menstruation. Oo! Alam mo, lalaki nagka-menstruation, nagba-basketball ka? Puta, may tagus ka. Kaya pala kinita ulo ko! Nang walang daylan! Paano usapan natin, Bert? Bert, nagiinuman tayo. Bert, anong napkin gamit mo? Third day ko eh. Parang tayo may pagkawin. Sa pantingin mo, pasalamat ka, meron ako ngayon. Saka mabubuntis din tayo, Bert. Paano sasabihin ko? Bert, talaga. Pare, 3 weeks akong delayed. Ano nangyari? Tinira ako nililibet eh. Ano sabi nililibet? Parang she's not answering my calls. How will I tell my dad? May power sa mga babae. Ang babae, historical. Napaka-advanced. Historical, not hysterical. Tapos yung powerful ang boobs, promise. Ang boobs, promise. Pag nasunog yung asawa ko, nasunog yung bahay. Diba? Nasunog yung bahay. Pagdating ko, next, nasunog yung bahay. Pag nasunog yung bahay, ano mo lang mahal-mahal ang bahay? Kasi yun siya na. Okay lang yan, bahay lang naman yan. Ang mahal ka, nagmamahalan tayo. Hindi natin magagawa yung BJ. Pag tayo nasunog, nasunog yung bahay. Pag nasunog yung bahay. Pati ba yan, nasunog? Sobrang ang advantage sa mga... Saka historical. Anong historical? Kala mo lamang na tayo, nababaliktad na babae ang sitwasyon, lamang na sila. Nabangga ng kasawa ko yung kotse, galit na ganito ako. Nabangga mo yung kotse, ano mong magastos yan eh. Alex, nabangga ko na yung kotse. Ikaw, natatanda mo ba yung ginawa mo sa akin? Kaya, August 19, 2019. Ano yun? Hindi mo ako binili ng strawberry taho. Galit na mababae, promise. Nagdadabog ang sawa ko sa Malaysia. Kumakain ako. Sabi ko, may problema? Hindi mo alam? Kuha ka nga dito lang, hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Parang ka na nga. Ano di mo alam? Hindi mo alam eh. Talagang hindi mo alam? Oo nga, hindi ko alam. Problema sa'yo, wala kang alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam eh. Niyaya ko sa restaurant, sabi ko, gusto mo kayin eh. Kahit ano. Umorder ako, paglapag na paglapag, sabi ko, ba't ito in-order mo? Akala ko kahit ano, wag lang to. Wala ka talagang alam eh. Sinampal ako. Pinakatawa ang babae, pinakatawa talaga sa akin. Involve pa sa awa ko. Natutulog ako, sinampal ako, BJ. Ah, sabi ko, tapo ako sinampal. Napanaginipan ko, may babae ka. Ipatawa ako sinampal. Parang totoo. Eh di patulog ka ulit, magsasorry ako sa panaginip mo. Ano kalukuhan itong mga babae na to? Ang dami ang hirap-hirap. Sinampal na naman ako sa umaga. Pak! Manhid! Bakit? Gusto ko may pag-sex sa'yo kagabi. Kailan? Di ba lumabas ako ng bagay, nakatapis ako ng tuwalya? Mahaba ang buhok ko, basa. Tapos gumagano ko sa harapan mo. Tapos ginanong ko yung buhok ko sa'yo.
tinamaan ka, di ba? Oo, section. Sex ba yun? Eh, may nakasaya ako sa gym lang isang araw, gumagano yung buhok ng babae sa akin. May sex ba yan? Ang hirap sumuwi sa bahay sa gym, nakasaya ka, sumasakit na panga mo? Oo, wala kang parang panga mo yan eh. May hirap sumuwi sa gym, no? Pag napreso ka sa gitna, taga-abot, no? Bye daw, bye daw, bye daw. Bye daw, bye daw, bye daw. Hold up daw, hold up daw, hold up daw. Pati hold up, pa-hold up naman po ng katabi. Okay lang sana kung taga-abot ka, minsan taga-compute ka pa, no? Bye daw, bye daw. Yung tatlo dyan, senior citizen. Yung dalawa, estudyante. Sumakay ng bindi, ababa na kaya sinabi niyo. Sana tigil naman pito, ulul. Na-hold up na ako ng tatlong beses ng isang hold up pero. Kinausap ko na siya eh. Namumukan mo ako? Sabi niya, oh nga, no? Ilang familiar, ha? Pero ang sara, ang saya sa Pilipinas, promise, unique ang Pinoy. Palakpakan natin ang Pinoy, mga kaibigan. IT programmer ako, napunta ako sa Baling Mamasa, stand-up comedian ako, I'm proud to be Pinoy. Nagsisimim ako sa ibang bansa, alam kong may Pinoy ako kasama. Pag nagsisimim ka sa swimming pool, alam kong may Pinoy ka kasabay eh. Kasi unique tayong Pinoy eh. Tayo lang nakakapag-swimming sa swimming pool, incomplete basketball uniform. Kaya tonto ay mga lifeguard pag minalun ng Pinoy eh. Okay, number 32, Castillo. Out! Ay, ano, nagpunta na ako sa Taiwan, Malaysia, Japan. Naingit ako. Ang ganda ng mga structures. Taipei 101, Kuala Lumpur. Pero binibaw ko sa tulay natin. Hindi ko pagpapalit ang tulay natin. High-tech ang tulay natin. Tayo lang may tulay na pagka binabaha, malasa ulan, binabaha yung ibabaw. Sa atin lang yun. Sa Japan, hindi nila kaya yun. Inggit na inggit ako sa bumansa. Pero na-realize ko, hindi ako dapat mainggit. Huwag kayong mainggit. Tama ang ginagawa ng gobyerno natin. Low profile tayo. Below the radar. Kasi balang araw susugod ang mga aliens. Hindi tayong priority. Titirahin ng Malaysia, Japan, Taiwan. May isang alien dadaan sa Pilipinas. Litong-lito siya. May tumira na dito. Sira-sira ah. Mukhang matay yung crowd to, VJ. Mukhang I like this crowd. Tetestin ko kung gano'y katalino. I will end my joke with a testing joke, okay? Sa tingin ko matalino to, huwag sana akong magkamali. Masyado natin minamalit ang mga bagay-bagay. Ang lame natin, minamalit natin. Kasi nakakalimun tayo. Pero pag nagka-stiffneck ka, hanap hanapin mo leg mo. Pag may stiffneck ka, ang taas ng demand para lumingong ka. Pag may stiffneck ka, nalalaglagan ka ng barya. Pag may stiffneck ka, dumatawag sa'yo, legs! Sa kabila, oh my God! Masyado natin minamalit ang mga bagay. Diba? Ang tinga, minamalit mo, pero hindi mapakali, diba? Ang kulangot, maliit siya, pero bago mo i-release, may quality control ka, di ba? Binipilog mo muna bago mo i-release. Di ba, Pinay, may quality control ka, pag ano? Okay, ito. Pag may kausap ka nga may nunal sa mukha, di ba, di ka mapapalagay? Di ba, nag-uusap kayo. What can you say about the delivery? Nunal! Masyado natin minamalit ang mga bagay. May kaibigan ako, naputol ang hinlalaki niya. Mula nun, hindi na siya naging okay. Okay, may nakakuha dito, yung mga social media nakuha. Nagkamali yata ako ng ano, mukhang konti lang yung mukhang tanga pa, mukhang matalino. Si Chica pa yung nakakuha, which is kasak ako. Basta mga hindi nakakuha, may kaibigan ako, naputo ng hindi laki. Mula noon, hindi siya naging okay. Okay ka lang? Wala na, first time ko lang ginawa yung may visual pa para lang maka-adjust sa inyo. Okay, nakuha na iba. Iba kasi nag-pretend lang eh. Hindi ko maintindihan, ano ba? Kasi sinisi ko, tumawa ka, magmumukha tayong tanga. May iba dyan, after 3 weeks, ako pa. Habang naliligo, gagawin si Alex. Nakakatawa yun ha. Okay, ito na. Gagawin ko yung level 2 para mag-adjust tayo sa mga hindi nakakuha. May kaibigan ako, naputol yung hituturo. Tinanong ko, sino pumutol? Hindi niya maturo. Ayun, nakuha niya na. Ayun ha. Ah, sige, baka social kayo, magiging social din ako. I have a friend, naputol yung middle finger niya. Mula nun, she doesn't give a fuck. Oh my God! Social siya rin! Social ka rin, chika! Nag-check ako, ha? Matalino ka, ha? Hindi mo na ginamit sa utak yung sa foundation. Talagang hindi ka namili muna, ha? May kaibigan ka dito? Hindi ka pinagsabihan na, girl, para maputi. Wala talaga, pinabayaan ka lang, no? Hinayaan pa lang na makita ko, taga-showtime ako. Taka, pag nagpunta ka, taka, papalapin na ka, taka, vice ganda, promise. Ganyan suit mo, ganyan, ha? Ganyan. Sige, baka may mga jolongs, mag-a-adjust ulit ako ng joke ko. May kaibigan ako, naputol ang hinlalaki. Mula noon, ang dumi ng ilong niya.
Okay, may konti na lang yung magic. Uy, ganda ka na! Ang chika. No, no, I'm so shy. Gabi ko. Gusto ko to. Taga saan ka ba? Oh, mayaman. Makati. Ganyan na masumagot ng mga mayaman. One word lang. Makati. Two words. San Juan. Three words. Across the street. Three blocks away. Pag mahirap, tinanong mo, puno-puno ng numero. Taga saan ka? Latmore, Block 7, Sitio 179, Barangay 174, contestant sa Ed Bulaga. Kasi nung may mga name na mayayaman din eh. Ma'am, anong pangalan nyo? Nadine. Oh, see? Nadine! Pang mayaman. Nasa pagpapangalan ng tao ang pagiging successful niya. Wala pang nahuling snatcher na Nadine. Sa TV Patrol, nakahuli na po natin ang number one snatcher na gwapo, si Nadine. Wala pa. Wala pang maid na Nadine, nakakayakutusan yun. Nadine, alip! Ako na lang. Maraming salamat sa iyo, mga kaibigan. Yes! Kaya hindi, thank you for waiting, ha? Ako'y nagkakas talaga ako. Nakita ko kasi yung ways. Pagdating ko dyan sa Guadalupe, buta na lang mga angkas. Sabi ko, nakakita ko, pwede bang patid ako sa Marco Polo? Nagangkas talaga ako. Tapos pinayaran ko lang. Tapos nga, nag-usap-usap na kami. Classmate ko pala sa nung high school. Seryoso, marami na. Tapos din, ayaw niya magpabayad. Pinayaran ko. Hindi ko ganun, no? Laki-laki ng babayad sa akin yung video. Tapos pinipin ko sila. Gamo ni DJ, no? Bagay sa kanya yung bigote. Alam mo yun, parang... Ano mo talaga babaero? Nasa itsura talaga yung babaero. Nasa, yung dalawang nasa table niya, nagkikita-kita kami sa Pegasus niya, eh. Yung isa, customer number ng... Customer... Yung isa, nagtatago isa. O, putya na ba? Ako yung customer of the month, eh. Maraming salamat sa inyo sa paghihintay, ha? Saya. Kasi ba, kung nag-arrive ako dito, tutulong ako saan-saan pa. Kung may parapol pa kayo, magpaparapol ako, ha? Akong bahala. Hindi ako, ba? Gusto ko to. Gusto ko ito, chika. Gusto ko ito. Punta ko sa bahay, kausapin mo yung asawa ko. Ayusin natin to, ha? Ang kulit, eh. Sige, ha? Okay na? Okay. Awkward, no? Thank you very much, mga kaibigan. Alex, kaya po. Showtime. May pupunta ako. Yung Comedy Manila, pupunta rin sila Dave Chappelle, Jokoy. Yep. We're trying to promote this kind of comedy. Nagkukwentuhan lang. We started 12 years ago, 2007, we formed a group, Comedy Cartel, then we go to Comedy Manila. Matagal namin ginagawa to. We're trying to change the landscape of comedy. Pero the past 3 years, umu-okay na siya. Pero at the beginning, nahihirapan kami kasi na-associate kami sa mga gay comedy. Pagkakala nyo, pag umidya na kayo ito, nagpapatawa, papapangitin, mga asar, kaya yung mga yan. Dati pag nag-corporate show kami, lahat ng mga tao malalayo kasi akala nila aasarin. Ang gusto ng mga Pilipino, ambient entertainment, meaning we talk. Kaya hindi kami bagay kasi nag-perform kami, kailangan listening crowd. Ang gusto ng Pinoy, banda lang. Mag-uusap sila, pag kinanta na yung Forevermore, saka lang sila, ay, Forevermore, parang ganon. Pero ngayon, pagpunta nila Dave Chappelle sa kanila Jokoy is a sign na medyo umu-okay na yung crowd natin. So maraming pong salamat and enjoy the rest of the evening. Thank you. Hey guys, Alex Calleja. Let's move on. Christy, Rapon.